Okay? Sabi ko sa inyo kanina, nagkakaroon tayo ng esophagite, nagkakaroon tayo ng fibrosis. Again, no? Pagkaroon tayo ng fibrosis, ito po yung heartburn sensation, nagkakaroon ng strictures na esophagus, ito na po yung pagkakaroon ng abnormal thickening, no, ng ano, nagbabago na po yung texture ng lining ng mucosa natin. Okay? Kaya tuloy nagkaroon tayo ng tinatawag, ito very common to, itong Barrett's esophagus. Bakit? Nararamdaman mo na po yung aray, ang hirap na po i-pass yung foods. Hahanga na lang po ba rito? Since habitual practices yan. No? Habitual practices yan. Tapos nagpasok ka pa ng any chemical substance, hindi po na-address yung pinaka-root cause niya. Again, ang pinaka-root cause doon, yung pagkumain ka, hilata agad, lalo na sa gabi, yung gastric acid sign ay nagiging, ano na lang po siya, hydrochloric acid. Kumbaga sa naghilaw, hilaw pagka-acid na wala pa gano'ng kakayan para i-digest lahat yung mga pagkain natin. Okay? So, ano pwede mayayari? Bukod sa Barrett's esophagus, magkakaroon tayo, yung lugar na to, magkakaroon ng inflammation. May pamamaga. Okay? Kaya may tinatawag na esophagitis. Since na may inflammation na siya, guys, eto malupit. Okay? Meron po tayong mga bacteria sa part na to at meron dito sa mga bacteria sa part na to. Like E. coli, a bacterium. Marami po yan sila na dami klaseng bacteria na sa loob ng respiratory natin at saka sa stomach natin, maging dito sa intestine natin. Lalo na yung E. coli bacteria na yan. Guys, those bacteria and hydroperoxide at saka sulfur oxide ions na nagmumula sa mechanism natin. Guys, believe me, yung inflammation na yun, sisirain, yun ang tutulong para sirain lalo at i-damage lalo yung mucosa natin. Kapag na-damage na yung mucosa natin, guys, believe me, unang sisirain yung tinatawag na muscular mucosae, yung pinaka-muscle cell niya. Okay? At dali, dito po yan nangyayari sa part na to. Ito yung dito sa part na to at saka dito. Okay? Yan. Okay. Yung part na ito, pag sinira na po ng free radical toxins, sulfur oxide ions, plus yung bacteria na yun, yung tissue. Ano pwedeng susunod na sisirain yan, guys? Yung cells. Ito yung cells na to. Okay? Kaya ako drinawin to eh. So kapag nasira na itong cells na to, guys, believe me, tanda natin to, ano? Dalawa lang naman ang mutation na pwedeng mangyayari sa cells sa loob ng katawan natin. It's either may tinatawag na tumor suppressor genes. Yung tumor suppressor genes na yun, yung genes na yun, guys, code po yun siya sa isang protein sa mga cells na itigil na pag-produce ng protein sa cell para yung cell na yon mag-undergo po siya ng tinatawag na apoptosis. Okay? May tinatawag na apoptosis. Okay? Pag nagkaroon ng apoptosis, meaning
namamatay, kusang nagpakamatay yung cells. Why? But because of those infections and damage. Yung nga tinuro ko sa inyo kanina, nasimulan dito hanggat nagkaroon ng inflammation o itis. Because of damage and damage at saka infection ng cells, lahat na, yung ibang cells na yan guys, kusa na pong nagpapakamatay yan. Okay? Kusa na pong nagpapakamatay yan. Kaya na ang problema ito. Okay? Ito ang problema. Yun yung tinatawag na apostasy. Po? Kaya lang problema, there are some cases na yung cell na yan, na kapag tinamaan ng free radical toxin, ang superoxide ions, at sa hydrogen peroxide na mula sa katawan natin, plus those pathogens, ang nangyayari guys, itong cells na ito, ha? Itong muscular Mukasey muscle cells na ito guys, ha? Nagkakaroon na wala na siyang kakayahan na mag-undergo ng apostasis, kundi nagiging zombie cells na lang. Okay? Kapag naging zombie cells yan siya guys, ano ang pwedeng mayayari? Okay? Nag-duplicate po yan, another zombie cells, another zombie cells, another zombie cells. And doon na-replicate niya na another cells, another zombie cells, another zombie cells. Now what do you call this condition? Ito na po yung tinatawag na tumor. Okay? Anong pwedeng mangyayari? Ito po yung tinatawag na squamous esophagus cells cancer. Okay? Again, there are two kinds of cancer sa esophagus. Ano yung una? Ito po yung tinatawag squamous esophageal cancer. Okay? Guys, ito po yun. At nangyayari po yun dito sa part na ito. Mula doon sa upper, halos two-third. No? Kasi may junction yung dalawa na yan eh. Magkakaiba yung muscular cells nila. May epithelium dito at muscular cells din dito sa part na to. Now, kapag yung muscular cells naman ang nasira dito sa part na to, yung natitirang one-third, ano naman ang tawag doon kapag nasira yung cells doon? Guys, ito po yung tinatawag na cancers. One of two kinds of cancers ng esophagus. Okay? Adenocarcinoma. Ito po yung sa glands. Okay? Ito po yung sa glands. Again, kung bakit nagkaroon ng cancer, adenocarcinoma sa lugar na ito, yung cancer, yung cells, instead na magpakamatay siya guys, wala na siyang kakayahan mag-undergo ng apostasis because of those superoxide ions at saka yung hydrogen peroxide plus yung sinabi ko yung mga bacteria sa'yo kanina. Po, wala na siyang kakayahan magpakamatay, kundi buhay pa rin siya, kaya lang pagkabuhay niya ay zombie siya pagkabuhay. Ang problema, pag zombie siya guys, dinadamay niya yung mga ibang cells na katabi niya. Yun lang ba? Hindi po. Bukod sa dinadamay niya yung cells na katabi niya, ang ginagawa niya pa guys, nagduduplicate and they multiply rapidly. So nagkakaroon po tayo ng problema. Kaya there are two kinds po magkakaroon ng cancer yung esophagus natin. Pagka dito sa squamous esophagus cancer natin guys, normally ang nakikita po natin guys, yung pagkakaroon ng palmulantric
keratoderma. Pag sinabing keratoderma, guys, ito po yung pagkaroon ng pagdudugo. Makikita niyo po yung pagbubukol-bukol dito sa part na ito, sa ibaba ng ano, yung tinatawag na cellulosis. Cellulosis o stomatitis. Do? Stomatitis. Pag sinabing stomatitis, guys, nagdudugo. Okay? Nagdudurugo na po at namumukol. May mga sugat-sugat na po yung ibabaw ng dila natin at saka nagdudugo na po dito. Normally, hindi lang ang problema doon sa esophagus, a B-complex deficiency na po sila, lalo na yung B2. Ano ba yung B2? Ito po yung riboflavin deficiency at saka yung B3 na niacin deficiency. Okay? Kaya minsan napupunta po yan sa tinatawag na pleagra. Okay? Now, ano pa yung sign of symptoms o risk factor? Guys, na kapag meron tayong squamous esophageal cancer. Okay? Ito po yung tinatawag na Plummer-Binson syndrome. Ano po yung Plummer-Binson syndrome, guys? Ito po yung pagkakaroon ng pagbagsak ng red blood cells sa loob ng katawan natin o iron deficiency. Kaya nagkakaroon tayo ng glossitis, no? Bagsak yung hemoglobin, myoglobin natin, at saka yung pagkakaroon ng pag sinabing glossitis, guys, ito yung pagkakaroon, no? Yung sa tap natin, guys. Mapapansin mo yan. Taas. Lalim. Saka dito, sa ibabaw. Namamaga at saka nagdudugo. Konting ano, napakahirap. Nahihirap pa na minsan kumain. Ano na ibig sabihin natin noon, guys? Risk factor po yun. Guys, ang sign of symptoms po yun na nagkakaroon ka po ng squamous esophageal cancer. Guys, alam naman po natin kung ano yung mga practice na ginagawa ng Western practice, okay? Pag pumunta tayo sa kanila, pwede tayong mag-endoscopy, okay? Yung endoscopy, guys, parato po yun. Hihiga po yung pasyente doon, may tube po na ipapasok para makita po na siya yung fart na medyo may problema. Okay, may tinatawag din naman na chest CT. Okay, at may tinatawag na X-ray with barium, no? Yung po yung diagnosis ng mga Western practice. Pero pag treatment naman iba. Kapag lalo na kapag may cancer ta, may cancer, pag eto na po ang lumitaw sa iyo, itong dalawa na to. Why? Sipin mo, undergo na po tayo ng tinatawag na esophagectomy ectomy. Ibig sabihin, surgical procedure na po ang gagawin natin to remove the swallowing tube po na in between your mouth at saka doon sa stomach. Okay? Ano pa? Ano pa yung treatment? May tinatawag na endoscopic resection. Yung endoscopic resection, guys, meron po siyang tube na ipapasok. Yung tube na yon, i-well equipped po yon na may ilaw, may video at may camera po. Pa, may kakayahan po siya na pag nakikita nila na nagkakaroon na may mga abnormal tissues at saka yung may mga cancerous, may mga tumor, may kakayahan po siya kutkutin at kaya nito labas. At saka may tinatawag na mucosal ablation. Parang ganun din po yun, guys. Endoscopic din po siya. Okay? Ngayon, ano naman ang treatment ng isang alternative medicine doctor? Guys, simple lang. Lagi ko nga po sinasabi sa inyo. We are, as a alternative medicine doctor on naturopathic practitioner, we are treating the root cause of the problem, guys. Hindi po kami doon sa symptoms na pumitirang agad. Again, ano ang pinaka-root cause kung bakit nagkaroon tayo ng epigastric
problem o pananakit sa lugar na ito. Pa, ito nga po yung habitual practices. Pa, kain ka ng kain bago matulog kumain, tinatanggal. Guys, yan muna ang aalisin namin. Okay? Kailangan may correct muna natin yan. Sasabihin natin sa pasyente, tantanan muna kumain bago matulog sa gabi. At tantanan muna na kapag kumain, dilata agad. Yun po yung pinaka-rocuso. Saka tayo magbigay ng protocol and modalities and physical manipulation. Pa, sa modalities guys, ha, alam naman natin na kapag inflammation, anong kailangan? Vitamin C. Ano-ano pa? Vitamin A. Vitamin, let's say, yung mga B-complex na kailangan pa. Guys, PM po kayo sa amin para ituturo namin yung mga modalities na kailangan yung gawin para ma-address natin yung pain in the abdomen dito sa upper middle part ng abdomen natin. Okay? Ay, di ko na lang nilatag ng husto dito yung protocol namin kasi baka susundin yung iba. Eh, walang guidance sa amin. Baka may mangyayari pa kasi kanila guys. Kasi kinoconsider namin at the same time yung tinatawag na blood type at baka may iba pa siyang concern. No? Baka mamaya may meds pa siya. No? May maintenance pa siya. O kaya may ibang depleted organs pa siya. Ano pa? Bawat pasyente guys, may tinatawag po na tawag nito individual differences po. So, lalo na kapag pumunta siya sa amin, may bit-bit po siyang medical result. Doon po namin nakikita kung ano-ano pa yung ibang concern ng pasyente. At doon po namin siya bibigyan ng tamang treatment. Nawa, nakapagbigay kami sa inyo ng counseling kalaman ukol sa masamang karamdaman sa part na to. Okay? Kagaya na sinabi ko sa inyo, those synthetic drugs and chemical substance, yun naman, malaki ang impact noon pagdating dito. At yun, ang ililiture ko po sa inyo sa susunod. Maraming salamat and magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat kung anong oras man kayo inabot ng flight natin. Maraming salamat po.